para ipakita ang aming malinis na intensyon. Nahanda kaming buksan muli ang Sansinukob para sa mga tulisan. At muling bigyan ng bagong pagkakataon ang mga naligaw ng landas. Bumalik na po kayo sa inyong mga angkan na lumalaban para sa Sansinukob. Natalo na sila. Hindi naman sila natalo eh. Oo nga. Pero bakit mukhang inabandona na nila ang buong kampo? Malamang natalo. Bakit naman nila iiwan ang kampo kung nanalo sila, di ba? Kapitan, umalis na tayo dito. Kung wala ang hukbo ni Matadora, malamang kontrolado na ng mga kalaban ang buong lugar na to. Eh saan tayo pupunta? Saan pa? Baka pabalik na sila sa bahay ng mga kalakal. Alam mo lang eh, puro katanong. Hoy! Ubusan ng lakas ng Minokawa. Nakita ko sila umalid sa kampo ni Matadora. Naispiya sila ng mga kalaban. Huwag natin silang ituring na kalaban! Ano ang sinasabi mo? Mga tulisan ang mga yan! Dakim. Kilala namin sila. Minsan nila kami tinulungan. May dahilan ba kung bakit kayo nandito? Inaalam lang namin kung ano ang nangyari kay Matadora. Kung ano ang nangyari sa akin, kapatid. Kapatid mo si Matadora.
kung gusto mo, subukan natin palabasin ang tunay mo kung nangyari niya. Sigurado ka ba dito? Sa ganitong paraan, napalabas ko ang kapangyarihan ni Lixie. Kaya bakit di natin subukan sa'yo? Handa na ako. Matindi ang mga sugat na dinanas niya. Pero ang masakit sa lahat, ayaw niya magpagamot. Parang gusto niya sumuko sa buhay. Sabihin mo sa amin ang lahat na nalaman mo. Pinagkakalat ni Nito at ng mga tulisan na lumayas si Matadora. Pero ang totoo, nagpakamatay siya. Dahil hindi niya nakayanan ang kahihiyan ng kanyang pagkatalo. Umalis na tayo dito! Anong nangyayari, Kapitan? Basta umalis na tayo dito! Tulisan! Marikit! Marikit, sandali! Maaari ba tayong mag-usap? Para ano? Para patunayan sa akin na nararapat lang mamatay ang kapatid ko dahil kumampi siya sa kalaban? Dahil nagpagamit siya kay Sarimaw? Sinusumpa ako. Ipaghihigantay ko ang kapatid ko. Papatayin ko kayong lahat! Maiiwsan ba niya ng sakit na nararamdaman mo ngayon? Dahil marahil kami ang dahilan ng pagkamatay ng pinakamamahal mo sa buhay, ibubuntan mo na sa amin ang galit mo? Hindi lang ikaw ang nawalan sa digmaang ito, Marikit. Hindi lang ikaw ang namatayan. Tumingin ka sa paligid mo. Tumingin ka at sinisigurado ko sa'yo na bawat isa sa amin may kwento ng bigati. May kwento ng hinagpis. Oo, minsan magkaiba tayo ng tinayuan sa digmaang ito. Pero pare-pareho lang tayo. Pare-pareho lamang tayong tao. Pare-pareho lang tayo nasaktan. Kaya imbis na kinikimkim mo yung sakit na nadarama mo, hayaan mong damayan ka namin. Dahil sa maniwala ka sa o sa hindi, minsan kailangan mo ng karamay para malagpasan mo ang pinakamadilim na panahon sa buhay mo. Natin ang mga kalaban. Tama. Lalo na't mataas pa ang moral ng ating mga kakampi. Matapos natin mapapagsak si Matadora. Hindi ba't kailangan natin hintayin si Lakas? Ang kinakatakot lang namin, hanggang ngayon, wala pa rin tayong balita kay Lakas. Pero hindi ibig sabihin nun ay patay na siya at hindi magbabalik. Hindi ganun ang ibig sabihin ni Kidlat Lila. Baka sa pag-aantay natin kay Lakas, binibigyan natin ang pagkakataon na magpalakas uli ang mga kalaban. Tama si Dakay Maling Lila. Watak-watak na ang puwersa ng mga kalaban. At malamang nagtatago na si Sarimaw dahil sa kainahan niya. Marahil ito na ang tamang panahon para tapusin ang labang ito. Kulang pa. Kung ito lang ipapakita mo, mabibigo ka na naman. Matatalo ka na naman ni Sarimaw. At sa susunod na pagkakataon, baka hindi lang buhay mo ang kapalit, kundi buhay na ng mga taong mahal mo. Kapalit ng bukas na makasama mo ang mga taong mahal mo. Lakas!
bata! Tumol! Lexi! Kamusta? Lexi! Lexi! Dahan-dahan, binabawi pa niya ang lakas niya. Wala na kamakain ng mga halipin sa bayan. Nabubuhay na lamang sila sa asin at tubig. Maging mas mabuti ang buhay mo dito sa bayan na magsasaka. Hindi naman siya tumakas para sa pagkain at masaganang buhay. Opo, totoo po yun. Mas gugustuhin ko pong manatili kasama ang kaibigan kong alipin at mamatay kasama nila. Kung ganun, bakit ka nandito, kaibigan? Nandito ako para magdala ng babala. Kumikilos sa Sarimaw. Tingnan mo nga kung doon sa ilalim sa Sarimaw. Huwag ka lang magbiro sa akin ng ganyan! Makikawing tulong ka yan! Laban sa susunod na pagsugod natin. Kasama na natin ang gigante ni Sarimaw! Nasabi niya ba sa'yo ang tungkol sa dugong nananalaytay sa dugo mo? Ang tungkol sa bayang pinanggalingan ninyo? Dumito ka muna, Marikit. Dahil sa palagay ko, dito rin babalik si Matadora. At kung hindi man, dumito ka pa rin dahil ito ang bayan mo. Nahanap rin kita, Ga. Ang tutulong sa aking makapagpabagsak kay Batala. Sinabi ko naman sa'yo, pag mong mamaliitin ang kapangyarihan ng pagmamahal, yan tuloy ang napala. Napuruhan ka ni ganda. Ikaw at ako ay pareho lamang. Sunod-sunuran sa lahat ng kagustuhan ni Bathala. Alipin sa kanyang kapangyarihan. At ngayon, may nakita na akong pagkakataon para makawala sa hawla na yun. Kailangan ko lamang ang pinakamaitim na kapangyarihan na tuluyang makakapagpabagsak kay Bathala. Panginoong Sarimaw! Nagbalik na ang Panginoong Sarimaw! Mabuhay ang Panginoong Sarimaw! Panginoong Sarimaw!